pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar, organisasyon ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Bakit nagsasaka lang si tatay? Naku anak, huwag mong sasabihin na nagsasaka lang ngayong tatay. Marakal na trabaho ito. Dito tayo nabubuhay at ito rin ang ating kinabubuhay. Tsaka walang masama sa pagsasaka lalo pat mahirap itong gawin. Tingnan mo nga, nagpapakahirap pa ngayong tatay sa pagsasaka. Mahirap rin ang nakababad sa init ng araw maghapon. Alam ni Nay, kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, hindi ko na kayo papahirapan dito ni tatay sa sasakahan. Ay sus! O siya, sige anak ha, kaya magtapos ka ng pag-aaral. Tara, punta natin ang tatay mo. Rolando! Tama na muna dyan! Kumain ka na muna dito! Sabay-sabay na tayong kumain! Sige mahal, susunod ako. Pasensya na kayo ah, ito lang nahain ko. Medyo kinulang kasi tayo sa budget pambili ng ulam. Wala kang dapat na ipagpasensya mahal. Kung nga dapat ang humingi ng pasensya dahil wala pa akong maibigay ngayon. Mahina pa ang anahan ngayon lalapat kung konti na lang kayong magsasaka dito. Hindi ko nga rin alam kung bakit nagsiselis ang salapeto gayong maayos naman ang sakahan natin. Hayaan mo na, baka may problema ang financial lang. Maghahalap siya ng paraan. Hayaan nyo na, itay. Paglaki ko po, akong bahala sa inyo. Hindi lang ito yung ulamin natin. Maraming karne at isda pa po. Alam mo anak, basta magkasama tayo dito sa ating sakahan, sapat na yan. Masaya naman tayo, di ba? Sayang pamilya, ngunit ito na ata ang huling pagkakataon na magsasaya sila sa lupain ko. Malawak-lawak naman talaga ang lupain ito na ipinamahala sa akin ng tatay. Tamang-tama sa negosyong ipapatayin ko. Ha 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 ha
Nabalitaan mo na ba? Papalisin na tayong lahat dito ni Mayor. Ano? Hindi naman ata pwede yan. Saan mo naman ako ang impormasyon na yan? Usap-usapan na din ito sa kabilang baryo. Kaya pala umalis na dito si Laberto dahil nabayaran na sila ni Mayor. Nang sa gayon, mabawasan tayong mga magsasaka dito at mapilitan tayong umalis. Bakit yun naman tayo basta-basta paalis sa sasakahan natin? Ano bang gagawin niya sa lupang ito? Balita ko, magtatayo daw siya ng pansarili niyang negosyo. Sa kanya daw ang lupang ito dahil meron siyang hawak ng mga dokumento. Nakikita niyo ba ito? Kaya umalis na kayo, mga inutil, walang pinag-aralan, mangmang! Hindi mo makukuha ang lupaing ito. Matagal na itong ibinigay sa amin ng iyong ama. May mga papeles siyang ibinigay sa amin. Oo, mahirap lang kami, pero wala akong karapatan na tapak-tapakan lang kami basta-basta dahil lamang sa personal na kagustuhan ninyo. Paalisin mo kami dito sa lugar kung saan nabuo namin ang pamilya namin. Magkamatayan na, pero hindi kami aalis dito sa amin ang lupang ito. Balikan ko ang lupang ito tayo. Pasensya ka na kung wala kaming nagawa ni Inay. Balang araw, magbibigyan ko din ng hustisya ang lahat ng pangyayaring ito. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo at ang lupang inakin na dapat ay para sa atin.
pinag-alaman na sinadyang patiin si Rolando sa utos ng kanilang mayor para lamang mapilitan ang mga ito na mapaalis sa kanilang lupahin. Ibinasura ng mayor ang hawak nilang papeles dahil nanindigan itong sa kanya pa rin ang lupa. Alinsunod sa Section 65 ng RA 6657, kapag ang lupa ay hindi na angkop at maganda para sa mga layuning pang-agrikultura, ay maaari na itong magkaroon ng mas malaking pang-ekonomiyang halaga para sa residential, commercial at industrial. Subalit, sa kasong ito ay sapilit na lang silang pinaalis kahit maayos pa naman ang kanilang sakahan. Walang nagbalak na kalabanin ang kanilang mayor dahil sa makapangyarihan ito sa kanilang lugar. Wala rin kaalaman ang asawa ni Rolando sa pagdedemanda dahil wala rin silang pera para sampahan ng kaso ang mayor. Walang maipakitang sapat na ebidensya kahit na alam na nila kung sino ang salarin sa krimen. Sa huli ay umalis ang may puot at galit ang pamilyang naiwan ni Rolando. Pasensya na ho, may naalala naman mo kasi ako. Ako nga po pala si Atty. Rosalinda, anak ni Rolando. Gaya niyo rin po ay dati rin magsasaka ang tatay ko. Mahal niya po ang pagsasaka kaya naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo dahil nangyari din po sa amin yan. Ngayon ho, hindi na ako papayag na maulit muli ang pangyayaring iyon. Ipaglalaban ho natin ang inyong mga karapatan. Ang inyong idinubog ay kaugnay ng issue land use conversion. Ang land use conversion? Ang land use conversion po ay ang pagpapalit ng lupa sa kasalukuyang pisikal na gamit ng isang bahag o piraso ng lupang pansakahan sa ibang gamit maliban sa pagbubukid, paghahalaman, pagtatanim ng punong kahoy at iba pa. Ang land use conversion po ay hindi po basta-basta ang ginagawa. Bago makapagpatayo ng establishmento ang mga magpapaalis sa inyo, kailangan muna nilang magsumite ng DAR conversion order. Hindi po kayo pwedeng basta-basta na lang mapaalis sa inyong sakahan. Dapat ay maibigay rin silang lupain kapalit ng lupang kukunin nila. Ang mga abogadong kagaya ko na mula sa Legal Services Divisions ng DAR at Integrated Bar of the Philippines ay ang magbibigay ng libreng tulong legal sa mga magsasakang walang kakayahan na maipaglaban ang kanilang mga karapatan. Kami po ang tutulong sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo na mahirap at pinagkaitan ng paraan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, hindi lamang sa mga alitang agraryo, kundi pati na rin mapakasong sibil o kriminal. DAR lamang o ang Department of Agrarian Reform ang nagbeberipika kung maaari bang magpalit ng lupa o hindi. Bago may sakatuparan ng pagpapalit ng gamit ng lupa, ay tanging ang may-ari ng lupa o ang kanyang autorisado kinakatawan lamang ang maaaring mag-apply para sa conversion ng paggamit ng lupa at isumite ang lahat ng mga sumusuportang dokumento. Lubos pong kinakailangan ng dokumento ang tunay na kopya ng titulo ng lupa. Kung sila naman ay hindi nagsumite ng DAR conversion order, may ituturing itong illegal conversion. Maaari itong makulong ng 6 years and 1 day to 12 years. Magkakaroon din ito ng multang 200,000 pesos to 1 million pesos. Huwag po kayong mag-alala dahil ayon po sa Article 539 ng New Civil Code Art 539, ang bawat possessor o humahawak ng isang lupa ay dapat igalang at mapapaalis mo lamang sila sa pamamagitan ng mga legal na remedy na nasa batas. Maaaring pahintulutan ang conversion alinsunod sa Section 65 ng RA 6657 kapag ang lupa ay hindi na angkop at maganda para sa mga layuning pang-agrikultura o ang lokalidad ay naging urbanisado na dahilan upang ang lupa ay magkaroon ng mas malaking pang-ekonomiyang halaga para sa residential, commercial, industrial o iba pang layuning hindi pang-agrikultura. Maraming salamat po, ma'am. Ngayon po, alam na po namin ang mga hakbang na maaari namin gawin. Ngayon po, uuwi po kami na mayroong pag-asa sa aming mga puso. Maraming salamat po, ma'am. Tay, natupad ko na po yung pangako ko sa inyo. Nakuha ko na ho ang bagay na dapat ay para talaga sa atin. Nakuha ko na po ang lupa dahil totoong sa inyo nakapangalan ang titulo nito. Nabigyan ko na din po ng hustisya ang pagkawala ninyo at ang lahat ng nangyari sa atin. Ngayon ho,
Tumutulong na rin ako sa mga taong gaya natin ay biktima din ng karahasan sa pag-aangkin ng lupa. Isa na ho akong abogado, Tay. Matutulungan ko na po ang mga magsasaka. Kung dati ay hindi natin alam ang mga bagay na ito, ngayon po ay inalam ko lahat para sa inyo. Nais ko hong tumulong sa mga taong takot na ilabas ang kanilang mga boses. Ako ho ang magsisilba nilang boses para sa pagbabago. Maraming salamat sa pagiging inspirasyon ko, Tay. Alam kong masaya na kayo dyan ni Nanay. Naway gabayan niyo po ako sa aking paglalakbay. Habang buhay ko pong babaunin lahat ng alaala natin. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayo, Nay, Tay.